Buksan mo nang malaman mo ang tinutukoy ko. Pakinggan mo para malaman mo ang ninanais ko. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Kabanata 51. At sa mga araw na iyon ay ibabalik naman ng lupa ang ipinagkatiwala sa kanya, at ibabalik naman ng Sheol ang tinanggap na iyon, at ibabalik ng impyerno ang utang. Sapagkat sa mga araw na iyon ay tatayo ang manunubos, at pipiliin niya ang matuwid at banal sa gitna nila, sapagkat ang kaarawan ay nalalapit na sila'y maliligtas. At ang maghuhukay sa mga araw na iyon ay uupo sa aking luklukan, at ang kanyang bibig ay magbubuhos ng lahat ng mga lihim ng karunungan at ng payo. Sapagkat ibinigay sa kanya ng Panginoon ng mga espiritu, at niluluwalhati siya. At sa mga araw na iyon ay magsisikat ang mga bundok na parang mga tupang lalaki. At ang mga burol ay lalakad na parang mga tupa na tiwasay ng gatas, at ang mga mukha ng lahat ng mga anghel sa langit ay mga gliwanag na may kagalakan. At ang lupa ay magagalik. At ang matuwid ay tatahan doon. At ang mga pinili ay magagalik na lumalakad sa ibabaw noon. Kabanata 52. At pagkatapos ng mga araw sa lugar na iyon kung saan ako nakakita ng mga pangitain mula sa na kung saan ay nakatago sa isang ipo-ipo at sila ay makitid ang isip sa akin patungo sa kanluran may. Nakita ng aking mga mata ang lahat ng mga lihim na bagay ng langit na magiging isang bundok na bakal. At isang bundok na tanso, at isang bundok na pilak, at isang bundok na ginto, at isang bundok ng malambot na bakal, at isang bundok ng tingga. At aking sinabi sa anghel na sumama sa akin, na nagsasabi, anong mga bagay ang mga ito na aking nakita sa lihim? At sinabi niya sa akin, ang lahat ng mga bagay na ito na iyong nakita ay maglilingkod sa kapangyarihan ng kanyang pinahiran upang maging makapangyarihan at makapangyarihan sa lupa. At ang anghel ng kapayapaan ay sumagot, na sinasabi sa akin, maghintay ng kaunti, at ibubunyag sa iyo ang lahat ng mga lihim na bagay na nakapaligid sa Panginoon ng mga espiritu. At ang mga bundok na ito na nakita ng iyong mga mata, ang bundok na bakal, at ang bundok ng tanso, at ang bundok na pilak, at ang bundok na ginto, at ang bundok ng malambot na bakal, at ang bundok ng tingga. Ang lahat ng ito ay magiging sa harapan ng hinirang na tulad ng wax, sa harap ng apoy, at gaya ng tubig na bumababa mula sa itaas sa mga bundok. At sila ay magiging walang kapangyarihan sa harapan ng kanyang mga paa. At mangyayari sa mga araw na iyon na walang maliligtas, maging sa pamamagitan ng ginto o pilak, at walang makatakas. At hindi magkakaroon ng bakal na pangdigma, ni magsuot ng sarili ng isang balabal. Ang tanso ay walang paglilingkod, at ang lata, ay hindi dapat paglingkuran at hindi mapapahalagahan. At ang tingga ay hindi dapat ninanais. At ang lahat ng mga bagay na ito ay mapapawi at mapupuksa mula sa ibabaw ng lupa, kapag ang maghalal ay lilitaw bago ang mukha ng Panginoon ng mga espiritu. Kabanata 53. At nakita ng aking mga mata ang isang malalim na libis na may bukas na bibig, at lahat na nananahan sa lupa at dagat at mga isla ay magdadala sa kanya ng mga regalo at magpupuri. Ngunit ang malalim na lambak ay hindi magiging puno, at ang kanilang mga kamay ay gumawa ng mga gawang masama, at nilalamon ng mga makasalanan ang lahat na kanilang pinipigilan ng kasamaan. Gayon may ang mga makasalanan ay malipol sa harap ng mukha ng Panginoon ng mga espiritu, at sila'y ihihiwalay sa harap ng kanyang lupa, at sila'y manggang mamatay magpakailanman. Sapagkat nakita ko ang lahat ng mga anghel ng pagpaparusa na nananatili doon, at naghahanda ng lahat ng mga instrumento ni Satanas. At tinanong ko ang anghel ng kapayapaan na sumama sa akin,
para kanino sila naghahanda ng mga instrumentong ito. At sinabi niya sa akin, inihanda nila ang mga ito para sa mga hari at mga makapangyarihan sa daigdig na ito, upang sila ay mapuksa. At pagkatapos nito'y lalabas ng makapangyarihan at makapangyarihan ang bahay ng kanyang kapisanan, mula ngayon ay hindi na sila hihiwalay pa sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu. At ang mga bundok na ito ay hindi tatayo sa lupa sa harap ng kanyang katwiran, ngunit ang mga burol ay magiging parang bukal ng tubig. At ang matuwid ay magpapahinga mula sa pagpighati ng mga makasalanan. Kabanata 54. At tumingin ako at lumipat sa isa pang bahagi ng lupa, at nakakita roon ng isang malalim na lambak na may nasusunog na apoy. At dinala nila ang mga hari at ang mga makapangyarihan. At nagsimulang ihagis sila sa malalim na libis na ito. At nakita ng aking mga mata kung paano nila ginawa ang mga ito na mga kasangkapan, mga bakal na kadalasang hindi mabilang na timbang. At tinanong ko ang anghel ng kapayapaan na sumama sa akin, sinasabing para kanino ang mga kadena na ito ay inihanda. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay inihahanda para sa mga hukbo ni Azazel. Upang sila ay kunin at palayasin sila sa kalaliman ng ganap na paghatol, at kanilang sasaklawin ang kanilang mga panga sa mga magaspang na bato gaya ng iniutos ng Panginoon ng mga Espiritu. At si Miguel, at Gabriel, at Rafael, at si Fanuel ay hahawakan sila sa dakilang araw na iyon, at itatapon sila sa araw na iyon sa nagniningas na horno. Upang ang Panginoon ng mga Espiritu ay makapaghiganti sa kanila dahil sa kanilang kalikuan sa pagiging sakop ni Satanas at nanghihikayat sa mga nananahan sa lupa. At sa mga araw na yaon ay parusahan ang kaparusahan sa Panginoon ng mga Espiritu, at kanyang bubuksan ang lahat na silid ng tubig na nasa ibabaw ng langit, at ang mga bukal na nasa ilalim ng lupa. At ang lahat na tubig ay seisalikay sa tubig, yaong nasa ibabaw ng langit ay ang panlalaki, at ang tubig na nasa ilalim ng lupa ay ang pambabae. At kanilang lilipulin ang lahat ng nananahan sa lupa at sa mga nananahan sa ilalim ng mga dulo ng langit. At kapag nakilala nila ang kanilang kalikuan na kanilang ginawa sa lupa, sa gayon sa mga ito ay mapahamak sila. Kabanata 55. At pagkatapos nito'y ang pinuno ng mga kapanahunan ay nagsisi at sinabi, sa walang kabuluhan nilipol ko ang lahat na nagsisitahan sa lupa. At sumumpa siya sa pamamagitan ng kanyang dakilang pangalan, mula ngayon ay hindi ko gagawin sa lahat ng nananahan sa lupa, at maglalagay ako ng isang tanda sa langit. At ito ay magiging pangako ng mabuting pananampalataya sa pagitan ko at nila magpakailanman, kaya't sapagkat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. At ito ay ayon sa aking utos. Kapag hinanggad kong mahawakan ang mga ito sa pamamagitan ng kamay ng mga anghel sa araw ng kapighatian at sakit dahil dito, aking hahatulan ang aking kaparusahan at ang aking puot na manatili sa kanila, sabi ng Diyos, ang Panginoon ng mga Espiritu. Kayong mga makapangyarihang hari na nagsisitahan sa lupa, kayo'y mga makakakita sa akin na isa na pinili, kung paanong siya'y nakaupo sa luklukan ng kaluwalhatian at mga hukom na si Azazel, at ng lahat niyang mga kasamahan. At ng lahat niyang hukbo sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu. Kabanata 56. At nakita ko doon ang mga host ng mga anghel ng kaparusahan pagpunta. At sila gaganapin hagupit at mga tanikala ng bakal at tanso. At aking sinabi sa anghel ng kapayapaan na nagpunta sa akin, na nagsasabi, sino ang gaya mga may hawak ng mga hagupit dumalo? At sinabi niya sa akin, sa kanilang mga hinirang at mga minamahal, upang sila ay itapon sa bangin ng kalaliman ng libis. At ang libis na yaon ay mapupuno ng kanilang mga hinirang at minamahal.
at ang mga araw ng kanilang mga buhay ay magkakaroon ng wakas, at ang mga araw ng kanilang pagtalikod ay hindi magkukulang mula noon. At sa mga araw na iyon ay babalik ang mga anghel, at ihulog sa silanganan ang mga Parto at ang mga Medo, kanilang pukawin ang mga hari, upang ang isang diwa ng kabagabagan ay darating sa kanila, at kanilang pupukawin sila sa kanilang mga luklukan. Upang sila'y manglupaypay na parang mga leyon mula sa kanilang mga luklukan, at gaya ng mga gutom na lobo sa gitna ng kanilang mga kawen. At sila'y aahon at yayapakan ang lupain ng kanyang mga hinirang at ang lupain ng kanyang mga hinirang ay magiging sa harap nila nagiikan at isang lansangan. Ngunit ang bayan ng aking matuwid ay magiging hadlang sa kanilang kabayo. At sila ay magsisimulang makipaglaban sa kanilang sarili. At ang kanilang kanang kamay ay magiging matibay laban sa kanilang sarili. At ang isang lalaki ay hindi makakaalam ng kanyang kapatid, ni ang anak man ng kanyang ama o ng kanyang ina. Hanggang sa walang bilang ng mga bangkay sa pamamagitan ng kanilang pagpatay, at ang kanilang kaparusahan ay hindi walang kabuluhan. Sa mga araw na iyon ay bubuksan ng Sheol ang kanyang mga lagusan. At sila'y malalamon doon at ang kanilang pagkawasak ay magiging wakas. Ang Sheol ay lalamunin ang mga makasalanan sa harapan ng mga hinirang. Kabanata 57. At ito ay nangyari pagkatapos nito, na nakita ko ang isa pang may-anyaya ng mga kariton, at lalaking nakasakay sa ibabaw, at nananggagaling sa hangin mula sa silangan, at mula sa kanluran hanggang timog, at ang pagaspas ng kanilang mga kariton ay narinig. At kapag ito turmoil na ganap sa mga banal mula sa langit, remarked ito. At ang mga haligi ng lupa ay inilipat mula sa kanilang mga lugar, at ang tunog ay naririnig mula sa isang dulo ng langit sa iba pa, sa isang araw. At silang lahat ay magpapatirapa at sasamba sa Panginoon ng mga espirito. At ito ang dulo ng ikalawang parabula. Kabanata 58. At nagsimula akong magsalita sa ikatlong tula tungkol sa mga matuwid at hinirang. Mapapalad kayo, kayong matuwid at hinirang, sapagkat ang kaluwalhatian ay ang inyong kapalaran. At ang matuwid ay magiging saliwanag ng araw. At ang mga hinirang saliwanag ng buhay na walang hanggan, ang mga araw ng kanilang buhay ay walang katapusan, at ang mga araw ng banal na walang bilang. At hahanapin nila ang liwanag at mahahanap ang katwiran sa Panginoon ng mga Espiritu, magkakaroon ng kapayapaan sa matuwid sa pangalan ng Panginoon na walang hanggan. At pagkatapos nito ay sasabihin sa banal sa langit na dapat nilang hanapin ang mga lihim ng katwiran, ang pamana ng pananampalataya, sapagkat ito ay naging maliwanag katulad ng araw sa lupa. At ang kadiliman ay lumipas. At magkakaroon ng isang ilaw na hindi nagwawakas. At sa isang limitasyon numerong naiilawan ng mga araw ay hindi sila darating. Para sa kadiliman ay unang nawasak. At liwanag na itinatag sa harap ng Panginoon ng Espiritu, at ang liwanag ng katapatan na itinatag magpakailanman sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu. Kabanata 59. Nang mga araw na iyon ay nakita ng aking mga mata ang mga lihim ng mga kidlat, at ng mga ilaw, at ng mga kahatulan na kanilang pinatutunaw, at ang kanilang kahatulan. At sila'y lumiwanag sa pagpapala o sa sumpa ng Panginoon ng Espiritu. At nakita ko ang mga lihim ng kulog, at kung paano kapag ito ay tumataas sa itaas sa langit, naririnig ang tunog nito. At ipinakita niya sa akin ang mga hatol na isinagawa sa lupa, kung para sa kapakanan at pagpapala, o para sa isang sumpa ayon sa salita ng Panginoon ng mga Espiritu. At pagkatapos ay ipinakita sa akin ang lahat ng mga lihim ng mga ilaw at mga kidlat, at lumiwanag sila para sa pagpapala at para sa kasiyasiya.
isang piraso ng aklat ni Noe sa taong 500, sa ikapitong buwan, ng 14 na araw ng buwan sa buhay ni Enoch. Kabanata 60. Sa talinghagang iyon nakita ko kung paano ang isang malakas na panginginig na ginawa ng langit ng mga langit sa lindol, at ang hukbo ng kataas-taasan, at ang mga anghel. 1,000,000 at 10,000 ulit na 10,000 ay nabalisa na may malaking kaguluhan. At ang pinuno ng mga kapanahunan ay nakaupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga anghel at ang matuwid ay nakatayo sa paligid niya. At kinuha ako ng isang malaking panginginig, at ang takot ay humawak sa akin, at ang aking mga balakang ay nagbigay ng daan. At aking hinuberen ang aking mga bato, at ako'y nagpatira pa. At si Miguel ay nagpadala ng isa pang anghel mula sa mga banal at binuhay niya ako. At nang kanyang itinaas ako ay bumalik ang aking espiritu, sapagkat hindi ko napagtitiis ang hitsura ng hukbo na ito, at ang pagkawasak at ang panginginig ng langit. At si Michael ay nagsabi sa akin, "Bakit kayo nabalisa sa gayong pangitain? Hanggang sa araw na ito ay tumagal ang araw ng kanyang awa, at siya na may naging maawain at mahabang pagtitiis sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At kapag ang araw, at ang kapangyarihan, at ang kaparusahan, at ang paghatol ay dumating, na inihanda ng Panginoon ng mga espiritu para sa mga hindi sumasamba sa batas na makatwiran. At para sa mga nagtatwa sa matuwid na paghatol, at para sa mga tumatanggap ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan ang araw na iyon ay handa, para sa mga hinirang ng isang tipan. Ngunit para sa mga makasalanan isang pagsisiyasat. Kapag ang kaparusahan ng Panginoon ng mga espiritu ay mananatili sa kanila. Ito ay pahinga upang ang kaparusahan ng Panginoon ng mga espiritu ay hindi maaaring dumating, walang kabuluhan. At ito ay papatayin ang mga bata kasama ang kanilang mga ina at ang mga anak kasama ang kanilang mga ama. Pagkatapos ng paghatol ay magaganap ayon sa kanyang awa at kanyang pasensya. At nang araw na yaon ay may 2 halimaw na nahiwili, isang babaeng halimaw na nagngangalang Leviathan, upang tumahan sa mga kalaliman ng karagatan sa ibabaw ng mga bukal ng tubig. Ngunit ang lalaking ito ay pinangalan ng Behemoth, na sinakop ang kanyang dibdib na isang basurang ilang na pinangalan ng Duwidain. Sa silangan ng hardin kung saan ang mga hinirang at matuwid na naninirahan, kung saan kinuha ang aking lolo, ang 7 mula kay Adan, ang unang tao na nilikha ng Panginoon ng mga espiritu. At hinihiling ko sa ibang anghel na ipakikita niya sa akin ang kapangyarihan ng mga halimaw, kung paano sila nakibahagi sa isang araw at nagsumite, ang isa sa mga kalaliman ng dagat. At ang isa ay sa tuyong lupain ng ilang. At sinabi niya sa akin, "Ikaw na anak ng tao, sinisikap mong malaman kung ano ang nakatago." At ang isa pang anghel na sumama sa akin at ipinakita sa akin ang nakatago ay nagsabi sa akin kung ano ang una at huli sa langit sa taas, at sa ilalim ng lupa sa kalaliman, at sa mga dulo ng langit, at sa pundasyon ng ang langit, at ang mga silid ng hangin, at kung paano ang hangin ay nabahagi, at kung paano sila tinimbang, at kung paano ang mga portal ng mga hangin ay ibinilang. Bawat isa ayon sa kapangyarihan ng hangin, at ang kapangyarihan ng mga ilaw ng buwan, at ayon sa kapangyarihan na angkop, at ang mga dibisyon ng mga bituin ayon sa kanilang mga pangalan. At kung paanong hinati ang lahat ng dibisyon, at ang mga kulog ayon sa mga lugar kung saan sila nahulog, at ang lahat ng mga dibisyon na ginawa sa mga kidlat na maaaring lumiwanag. At ang kanilang hukbo upang sila ay maaaring sumunod. Para sa kulog ay may mga lugar ng pahinga na itinalaga habang ito ay naghihintay para sa kanyang dagandong. At ang kulog at kidlat ay hindi mapaghihiwalay, at bagaman hindi isa at walang sama-sama,
sila ay magkakasamang sama-sama sa pamamagitan ng Espiritu at hindi nakahiwalay. Para sa kapag ang kidlat lightens, ang kulog binibigkas ang kanyang tinig, at Espiritu ang nagpapatigil ng isang huminto sa panahon ng dagandong, at naghahati ng pantay sa pagitan ng mga ito. Sapagkat ang kabangyaman ng kanilang mga dagandong ay tulad ng buhangin, at ang bawat isa sa mga ito bilang mga dagandong ay gaganapin sa may isang pigil. At bumalik sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, at itinulak pasulong ayon sa maraming mga bahagi ng lupa. At ang diwa ng dagat ay lalaki at malakas, at ayon sa lakas ng kanyang lakas ay ibinabalik ito sa pamamagitan ng isang taksil. At sa katulad na paraan ito ay itinutulak at nagpapalibot sa gitna ng lahat ng bundok ng lupa. At ang mga espiritu ng Escarcha na ay ang kanyang sariling mga anghel. At ang espiritu ng Yulang May Yelo ay isang magandang anghel. At pinabayaan ng diwa ng Niebe ang kanyang mga silid dahil sa kanyang lakas mayroong espesyal na espiritu dito. At ang lumalabas mula rito ay parang usok, at ang pangalan nito ay Yelo. At ang diwa ng Gaban ay hindi nagkakaisa sa kanila sa kanilang mga silid, ngunit may isang espesyal na silid. Sapagkat ang kurso nito ay maluwalhati kapwa sa liwanag at sa kadiliman, at sa taglamig at sa tag-init, at sa kanyang silid ay isang anghel. At ang espiritu ng Hamog ay nananahan sa mga wakas ng langit, at nolelapat sa mga silid ng ulan, at ang kanyang daan ay tag-anes na gulong at tag-init. At ang mga alapaap ni Yaon at ang mga alapaap ng Dakong Yaon. Ang ambon ay konektado, at ang isa ay nagbibigay sa iba. At kapag ang espiritu ng ulan lumabas mula sa silid nito, ang mga anghel ay darating at binuksan ang silid at pinatnubayan ito, at kapag ito ay nalalantad sa ibabaw ng buong mundo ay pinagkaisa nito ang tubig sa lupa. At kung saan ito ay naguugnay sa tubig sa salupa. Sapagkat ang tubig ay para sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga ito ay pagkain para sa lupa mula sa kataas-taasan na nasa langit. Kaya may sukat para sa ulan, 22, at ang mga anghel ay inaatasan ito. At ang mga bagay na ito ay nakita ko patungo sa hardin ng matuwid. At ang anghel ng kapayapaan na kasama ko ay nagsabi sa akin, ang 2 halimaw na ito, na inihanda na kasuwato sa kadakilaan ng Diyos, ay magpapakain.